Since na-mention niyo po yung mga opposition members and dati nga po si former Vice President Lenny Robredo. And recently po may statement siya about pagkukonsider na function ng isang Vice President ang pag-attend mga ganito nga pong gathering gaya ng SONA, State of the Nation Address of the President. Tinuturing niya po itong isang function ng isang Vice President or ng kahit sinong official ng bansa. Ano pong masasabi niyo sa loobin na ito ni former Vice President Lenny Robredo? Tama naman ang sinasabi ni former Vice President Lenny Robredo na ang pag-attend ng SONA ay isang katungkulan o responsibilidad ng pangalawa na pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Ang SONA kasi ay diyan nakapaloob ang lahat ng adhikain ng ating pamahalaan. Hindi lamang ng presidente, kundi yung ating bansa kung ano ang ating tatahakin sa mga susunod na panahon, sa susunod na mga taon, at kung ano yung mga programa na dapat nating tahakin. At diyan din natin maririnig yung mga programa na naipatupad ng ating pamahalaan. Kaya yan, kinakailangan talaga na mas maganda kung lahat ng mga top officials ng ating pamahalaan ay nandyan, sapagkat ito ang pagkakataon upang ipakita natin na nagkakaisa tayo ating misyon at advokasya kung paano natin pagsisilbihan ang bayan, paano natin ihahanda ang kinabukasan ng ating bansa ay kinakailangan ng kooperasyon at tulong ng lahat, lalo na ng mga top officials. Kasi ito ay ang ating kinabukasan, ang ating tinatahak, ang kinabukasan ng bansa, ang kinabukasan ng ating mga kababayan. Kaya lahat ng mga SONA, kung inyo mapupuna, ay ang mga top officials of the land ay palaging nandyan upang magpakita ng kooperasyon, upang magpakita ng willingness to help in whatever advocacies that will be implemented by the administration. Diyan, hindi natin tinitingnan ang personalidad ng presidente. Hindi rin natin tinitingnan ang personalidad ng mga taong umaattend. Ang tinitingnan diyan ay yung pagkakaisa, yung kooperasyon, at yung dapat na alamin ang impormasyon kung ano ang ating dapat tahakin. Yun ang kahalagahan ng SONA. Kaya, sang-ayon ako sa sinasabi ni former Vice President Lenny Robredo na katungkulan niya ang umaten. Nung panahon niya, katungkulan niya ang umaten ng SONA. Papa, sa kanina na-mention niyo yung mga opposition tapos mga dilawan na dati ay kumukontra kay Pangulong Bongbong Marcos, pero ngayon ay sumusuporta na. Noong 2022 po na SONA ni BBM, yung pinakauna niyang SONA, itong si Senator Ontiveros, never po yung pumalakpak. Pero papasekla sa Monday, July 22, yung third SONA of BBM, eh kasama pa siya sa nag-standing ovation and pumalakpak lalong-lalo na sa usaping pogo na totally ban or binan ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, ako ay nilapitan ko. Ako mismo lumapit kay Senator Risa Ontiveros at ako ay nakipagkamay sa kanya at binati ko siya. Ang sabi ko, congratulations, hanga ako sa ginagawa mo tungkol dyan sa yung mga pogo-pogo na yan at saka yung sa kanyang pananaliksik tungkol kay former Mayor Guo. Sabi ko, tama ang ginagawa mo. At sabi niya, oo, sobra na kasi. At ako ay nakipagkamayan kay Senator Risa Ontiveros at ako ay humahanga dun sa kanyang ginagawa ngayon.